So, yung item na i-unbox ko, ito yan. Ayan. Ganyan siya kalaki. So, guys. Ganito yan, guys. Ay! Ang tanggal na naman siya. Me, Amy, Jeline, and for today's vlog, mag-a-unboxing tayo. Kasi dumating kaninang umaga yung order ko sa Shopee, and ayun, i-unboxing ko siya. Ngayon ko pa lang siya bubuksan kasi naisip ko nga na isama yung unboxing niya sa vlog ko. So yun guys, mag-umpisa na tayo sa ating unboxing. So, yung item na i-unbox ko, ito yan. Ayan. Ganyan siya kalaki. Ay, kita nyo. Kasi yung in-order ko sa Shopee is set siya. Specifically, ano siya? Tripod with ring light. So, yan. Excited na kong buksan! Yay! Hindi ko pa siya napipicture. So, paano ko siya i-rate sa Shopee. Yes. Open muna natin yung pinaka-plastic niya. May plastic pa siya galing dun sa mismo nag-delete. So, meron tayong gunting. So, ika-cut lang natin yung pinaka-plastic. Hindi kaya may tamaan dito. Something, something. Like something. Okay, sobrang sealed nito, guys. Guys, says sobrang sealed nito. Ayan, andyan yung kapatid ko. Chichismis yung ano. Ito mo sa mali. Tagi pa ko sa likod. Ayan. Oh, hi ka sa vlog. Hi! So, magiging iba na yung title nito. Magiging Unboxing with Bella. Yes! Okay. So, guys. Ayan. Nakikita niya ba? Ginagupit ko na siya. Ayan. Sobrang lapit mo naman, girl. Ayan. So, ayan na. Lalabas na yung baby. Ah. Na bulong-bulong pa siya. Ayan. So, ito yung itsura ng box. Cellphone to, guys. Mga 4. 1, 2, 3, 4. Charot ako. Ayan. So, lagay muna natin siya dito sa side. And ito yung box. Takpan natin yung mukha ni Bella. Ayan. Ayan. Lagay lang din natin siya dito sa side. So, tingnan natin kung ilang. Ayan. Kala ko may free eh. May freebie. Kala ko naman eh. Wala na talaga. Wala. Wala na nga. Hmm? Start tayo dito. Ayan, butas na siya. Start tayo dito sa box. Start tayo sa box. Kasi mas madali siyang box. Well. Ayan. So, ito yung laman. Spada. Zing! So, alisin natin siya sa plastic. Ayan siya, guys. Tignan natin. Baka meron siyang damage. Channeling. Hindi ako marunong gumamit nito eh. Ano ba? Kailangan! Nakakabit pa yan, guys. Kinabahan ako doon. Kinabahan ako! Ayan. Sakit na yan. Nakatayo ba? Tingnan lang. Ayan. Tumatayo! Ayan. Tapos, ito.
napapatangka din siya, guys. Sana all. Sana all. Wow! She's so big! Paning wow? Paning wow? Wow! Paning wow? Wow! Wow! Ayan! So, ayan na siya. Ayan na. Tapos, pahabain pa natin ang isa pa. Isa pa. Ang guling. Yes! Ayan, ganyan na siya kahaba. From the bottom. Iabot na yung ilaw namin. Ayan. Okay. Tapos, ibababa muna natin. May tamaan eh. Ayan. So guys, ganito yan guys. Ay! Ang tanggal na naman siya. Oh my gosh, sirain ko pa siya. So yan guys. Okay. Proceed naman tayo sa box dito sa ring guys. Maliit lang yung binili ko kasi. Maliit ba yung binili ko o yung malaki? Yan. Meron pa siyang bubble wrap. So yan. Hey, ano siya? Unplasticking. Charot! Ang tawa ka naman sa akin. Uy! Ang dami. Sinira na? Ah, iyan na yan. Laruin mo ganun. Ano siya? Ayan yung picture niya. Bye-bye! Ay, mag-upsin. Yan! Wow! Ah! Ah! Ayan yung naman. Pizza! Pizza yung bakla. Ayan. Ayan siya. Ano nang naglab kasi? Ayan, so ito na. Yun, anong tawag dito? Basta ito yung kinakabit dun sa ano? Dun sa fryer. I think so. May channel, may channel. Ay, mapoko. Sunod. Ano yan? Sisirain. O, ito yung nilalagyan ng self. Dito nilalagyan. Yeah. Ito na yung ring light natin. Mga dye. So, ayan. Ayan ang ating ring lights. Oh my gosh, what is that? Ano na? Ano ba? Ayan, ang ating ring light. Hindi yes. Ko pa siya natatry kasi nga ngayon ko in-unbox. So, mamaya itatry ko siya. Bibigyan ko kayo ng overview. Try lang natin ikabit yun. Hindi ba siya damaged? And, para maireklamo natin if ever, diba? Kasi alam nyo ba guys, kung wala siyang kahit anong defect. Though, ayun nga, kita nyo naman yung box niya, medyo lukot-lukot. Eh, ano ako naman as buyer, as customer, wala namang kaso sa akin yung box. Kung lukot-lukot, especially kung personal use lang naman siya. Pero, syempre, kung ireregalo, importante yun. And, ayun, wala namang damage yung item na binili. So, okay lang sa akin. Wala namang kaso sa akin kung lukot-lukot. Kasi, okay. Ayun, guys. Ano na naman yung bela? Uy! Huwag kang mag-anong dyan. Hindi ko siya nilalagyan. Yun. Bonda! Meron siyang pang bola sa mga bola. Meron siyang pang dito. Ang babali dito. Ang babali dito. Medyo matigas na. Agad na to. Wait lang. Ayaw niya kasing makabit. Magkabit. Yan. Nakabit na. Babalikin ko na lang siya. Ayan. Babali ba to? Baka mamaya binabali-balik. Hindi pala. Uy.
Ayan, so ganun yung itura. Ayan. Tapos yung isa pa natin makita is this one. Yung parang channeling. Channeling, channeling. Dito sa saan. Sa lalim. Ayun. Pwede na, pwede na. Saan ba ikakabit yun? Ayun. Medyo malikot siya. Ayan, ayos na natin siya. Sige, tatayin natin siyang ikabit doon sa ating tripod. So, ito siya, diba? Kanina yung tripod. May takit. Nice. Ayan. So, ayan guys. Pa-set up ng aking ring light. Titignan na lang natin. Okay, saka maganda siya. Compared dun sa yung price niya is hindi siya pricey. Hindi rin siya cheap masyado. Tama lang. Ayan. Kung titignan ko naman sa quality niya, simula dito sa ano, sa phone holder. Ayos siya, makapal yung metal niya and matibay, matibay talaga tingnan and all, pati yung mga plastic side niya. Pati itong ring light, low plastic yung outer niya. Okay din siya. Titingnan ko na lang mamaya kung iilang. Tapos, yan, medyo na. Tapos ito, medyo okay din siya. Ang mismo, ang tab dito, kamik. Kaya dito. Pati ito yung umiikot, yung parang may bola. Para pwede mo i-adjust yun. Pwede mo itong yung ring light ng slide. Tapos itong mismong tripod, okay din siya, maganda din yung quality niya, yung metal and yung plastic, wala siyang bahid ng gamit na luma or yung package lang talaga yung medyo tagay. Pero ayun, kahit naman nalukot yung box, okay pa din yung quality niya. Okay, USB siya. Ay, may power bank ako. Try natin sa power bank. Ayan, ating power bank. Try natin sa box. Ating power bank. Diyan, iinom siya. On. Ay, bongga. Oh, si Bella. Guys, tingnan niyo si Bella. Yes, model. Model. Oh, pose. Pose na pose. Posing, posing. Yan. Try natin babaan yung ilong. Kasi yung ilong, yellowish, yellowish. Yan. Pag i-dim mo ng slide. Yan, sige ba? Yan. Ayun na yung pinaka-dim. Dim. Tapos, yung doon naman tayo sa pinaka-bright. Bright. Ayun na. Sa mata. Ayun yung pinaka-bright. Tapos, pwede din siyang palitan ng kulay. Sabi natin white. Ay, hindi. Joke. Ayun. Ah, ito. Ayan. Kung mapapansin yung ilaw niya. Ayan. Kaya Bella, mga lang. Sige natin sa taas. Sa mataas. Babaan natin ang slide. Ayan. Ayan. Yung antag yan. Medyo white na medyo brown din. Medyo white na medyo yellowish. Tapos, ito yung mas brown. Ayan. Nakikita niyo naman sa skin ni Bella. Tapos, ito yung white. Ah, oh, diba? 3-in-1. Mm. Ayan sa white. Tapos, ito sa sunod. Yan yung tama lang. Yung nasa gitna. Ganun daw. 4. Tapos yung yellow na talaga. Saan? What's the song? So yun guys. Ayun. So tapos ko nang i-open yung first vlogging equipment. So, nakapag-product review na rin ako. So alam niyo na yun guys. Montage. Pasok! Guys, nakita niyo na yung montage nung item na in-unbox natin. So, kung curious kayo kung magkano ko siya nabili, tama lang siya, mahal na hindi. Kasi syempre, complete set na siya eh.
kung iisipin mo, mahal talaga siya mabibili. Kasi complete set na may tripod, may ring light, and may phone holder. Kasi nung naghahanap ako nung una, may tripod lang na bukod. Meron ding ring light lang na bukod, meron ding phone holder lang na bukod. Na kung titingnan mo naman, kung yung pricing niya ng isa-isa, mahal talaga siya. And yung item na binili ko is from overseas, kaya nabili ko din siya ng mura. So, ayun guys, ang price nung vlog equipment ko is $988. Yes, you heard it right. $988 po lang po siya nabili. And for me, cheap price na siya since ayun nga, overseas ko siya nabili and wala akong ginasto sa shipping kasi free shipping na siya. Kasi ayun, naabot ko naman yung limit ng shop. And ayun, kung itatanong nyo kung recommended ba siya, yes, 100% recommended. Kasi madaling kausap yung seller and though medyo matagal, hindi naman totally medyo matagal. Basta hindi ko naman kasi iniisip kung kailan dadating, kung gaano katagal dadating yung item. Ang mahalaga sa akin, dumating. And yung expectation ko is na-meet. And ayun, na-meet naman niya and maganda siya. Kung para sa akin. Hindi ko pa siya natatry, pero maganda na siya for me. Worth it yung pera ko. And ayun guys, kung gusto nyo din bumili ng vlogging equipment nyo, i-comment nyo lang sa baba yung mga gusto din bumili ng vlogging equipment. Yung mga katulad ko na bagong vlogger na nangangarap maging good influencer, nangangarap makatulong sa ibang tao, i-comment nyo lang sa baba. Kung napanood nyo tong vlog na to, mag-comment lang kayo sa baba. And sabihin nyo sa akin yung opinions nyo, yung insights nyo about my vlog. Kung gusto niya din malaman yung shop na binilhan ko sa Shopee, comment lang din kayo sa baba and sasagutin ko yan. And so yun guys, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa mga vlogs ko. So yun guys, huwag niyong kakalimutang mag-comment sa baba ng opinions niyo, ng insights niyo dahil mahalaga sa akin yung mga comments niyo dahil magagamit yun sa improvement ko as a vlogger, as a YouTuber and pati na rin bilang isang influencer. So yun guys, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba dahil to yan, sabi ko, importante sa akin yan. Kasi kung may nakikita kayong mali, then I'll improve myself. Hindi ko pa-personalin yung comment niyo dahil your comments will make me better. Ayan. So ayun guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! Hi guys, it's me, Amy Jeline, and I'm back for another video and for a new video. So yun guys, intro ko lang na kung mapapansin nyo matagal akong hindi nag-vlog kasi sobrang busy ko talaga. Sobrang busy sa studies ng kapatid ko and right now nag-umpisa na din akong umasok and syempre meron din naman akong other responsibilities and nahirapan ako siyang i-handle and yun syempre yung pag-iisip din ng content hindi ko na siya magawa sa sobrang daming gawain kasi ina-assist yung kapatid ko sa basta sa lahat and ayun bumalik ako for new update about my life and wala, gusto ko lang siyang i-share kasi itong araw na to ay isa sa mga naging importanteng araw sa buhay ko. And sana samahan niyo ako sa buong video para malaman niyo kung ano 'yon and ayun, syempre importanteng araw siya kasi I was able to fulfill my dream somehow and gusto ko siyang i-share sa inyong lahat. So ayun guys, panoodin muna natin yung clip na to, yung ginawa namin kanina bago ko i-reveal sa inyo yung surprise natin.
So ayun guys, nakita niya sa clip na galing kami sa labas. And yun yung first time kong lumabas since nag-quarantine, since nag-lockdown. Yun ulit yung first time kong umalis, mag-commute and go somewhere. So ayun. Hindi ko alam kung meron na kayong hint sa surprise natin today. And ayun, basta sobrang happy ako and excited na i-share sa inyo yung nangyari sa akin sa araw na to kasi biglaan siya. And ayun. So bago yung lahat, meron tayong mga kasama. Syempre expected na nandito yung kapatid ko. So meron pa tayong isa pang kasama, yung naging photographer ko for today. And so ayun guys, pasok na ang mga pangit. Dali! Papakilala kayo sa vlog, dali. Bella, ikaw muna. My name is Bella. Sino ka, sino ka? Ano ka ni ate? What's up? What's up? Ay, ikaw naman, ate. Ate sa tabi. Ako si Sheila. Sheila. Corny mo ni. So ayun guys, sila ang magiging kasama natin today. So ano gagawin natin? I-reveal na natin. Okay. Yes. So, ayun guys. Ang ating surprise for today is unboxing. Yes. Magkakaroon po tayo ng unboxing. And yung i-unbox po natin is not sponsored. Binili ko po yon. And yun po yung sinasabi ko sa inyo na importanteng araw to kasi na-fulfill ko yung isa sa mga dreams ko. And I'm really, really happy. Kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. So, ito yung product na i-unbox. Pagkita ko muna yun. Ayan po yung paper bag. So, ito po yung... Naman. Ito po yung... Ito po yung laman niya. Yes. Focus. Ayun mo po. How to focus? Yes, how to focus? Malayo mo. Basta. Basta yun na yan. Ayan, pag malayo. Ayan. Ah, diba? Ganda. Ayaw niya. Sorry guys. Sige guys. Alam niyo na yun? Yan. 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 Sige, kati pa. Basta guys, 64 gig yan. So, ito po yun. Kasi nasa mukha ko. Puti ko kasi. Yan. So, ayan. Ito po siya. Yan, may nakasulat po siya. 11, 64. So guys, ito po ay sige, okay lang. Okay lang. Ito po ay iPhone 11 64 gig. So ayan. So, kung makikita niyo po sa clip kanina, nagpunta po kami ng SM and bumili po kami nito. Pero ako po siya gustong i-share sa inyo kasi madami akong pinagdaanan bago ko siya nabili. And sobra akong proud kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. So yun guys, i-share ko lang sa inyo kung paano ko siya naabot, kung paano ko siya nakuha. Kasi storytelling muna tayo. Siguro ano? Siguro mga way back January, February, pinapantasya ko na talaga yung iPhone 11. Pinapantasya ko na siya. Sabi ko, gusto ko siyang bilhin kasi ito lang yung iPhone na nakita kong pasok sa specs, pasok yung specs sa gusto ko talaga, sa expectations ko. Na sabi ko, gusto ko siyang bilhin kahit mahal kasi nga, yung presyo niya, worth it naman sa quality ng phone and all. So, ayun, sabi ko sa sarili ko, bibilhin ko siya. Gusto ko siyang mabili. Eh di, ang ginawa ko syempre, nagtipid ako, nag-ipon ako, kahit sa sarili ko, nagkukuripot ako. Pero syempre, humingi din ako sa parents ko, humingi din ako sa mom ko, sa dad ko, ng help. Kasi sabi ko, kahit part lang yung ibigay nila sa akin, tapos nadagdagan ko na lang. And ayun, parang ano, birthday gift na, kasi mag-birthday na din naman ako. So ayun, ayun nga, matagal ko na siyang hinihiling, dumaan na yung buwan, nagka-COVID na, hindi ko pa din siya nabibili. Eh iniisip ko, mabibili ko pa ba siya kasi mahal siya eh, wala namang pasok, saan ako kukuha ng pera, allowance and all. Ayun. So habang bakasyon kasi na-extend yung bakasyon namin. Siguro na bakasyon ako ng 7, 6 months yata, 5. Basta bakasyon, ang ginawa ko nag-business ako ng light lang yung mga pre-loved clothes ko and things, binenta ko siya pandagdag sa pambili dito and somehow nag-business din ako sa mga nakakakilala sa akin diyan, sa mga naging suki ko. Ayun, nag-business ako kasi I want to buy this phone talaga. I really want to buy this one. Ano ba yun? Ginagawa niyo dalawa? So ayun, talaga sabi ko talaga sa sarili ko, gagawin ko yung lahat para mabili. So ayun, nag-ipon ako, lahat ng pera ko ibinigay ko dito. Siyempre humingi din ako ng part sa mama at dad ko. Ano ba yan? Ang gulo niyo dalawa? Pupukay ko kayo ito eh. So ayun. So ayun nga guys. So ngayon, itong araw na to, nabili ko siya, biglaan. Sabi mo yung date. Nabili ko siya. October 21, 2020. Okay? Ngayon. Nabili ko siya, finally. Sabi ko din sa sarili ko, kahit mahal, bibilihin ko na. Ito naman na yung una't huling bibili ako ng iPhone. Sabi ko. Kasi, hindi talaga ako mahilig sa iPhone. Alam ng mga kaibigan ko yan, hindi ako mahilig sa iPhone. Kasi sabi ko, parang hindi naman worth it yung price. Sobrang mahal, parang pangalan lang, parang brand lang yung binabayaran. Pero syempre, kahit sino naman nangangarap magkaroon ng iPhone, sabi ko, kung gusto ko din magka-iPhone, bibili na lang ako ng original, nung mamahalin, kaysa yung mga mumurahin na, yung factory unlock o yung mga version ng iba't ibang countries, hindi naman ako against sa product nila. Pero ako, for me, mas magandang bilhin ko na yung original since regalo ko na rin sa sarili ko kasi nga ayun, pinaghirapan ko din naman siya. So, ito na yun guys. So, mag-unboxing tayo. And kaya din pala 64 gig lang yung binili ko kasi para sa akin ang mahalaga, baka bili ako ng phone. Kasi alam nyo naman sa mga iPhone users, mas mataas yung gig niya, mas mahal yung presyo ng phone. Pero ganun lang din, halos similar lang yung phone sa iba. Yung storage lang talaga yung na iba.
Tsaka kaya iPhone 11 po yung binili ko, hindi Pro Max kasi for me lang po, hindi na worth it for me ulit yung presyo ng Pro at Pro Max sa phone. Kasi alam niyo naman po, ang difference lang ng Pro at Pro Max ay yung camera and the system, the battery kung gaano magtatagal and all. So, ayun. Pero guys, nagbago din po yung isip ko kasi ayun nga, parang narinig ko na may bagong re-release na iPhone, yung iPhone 12. Eh, meron ako parang narinig na sabi, mura lang daw yung iPhone 12, kumbaga affordable lang. So, sabi ko, try ko kayang intayin yung iPhone 12, baka kasya sa budget ko, yun na lang yung bibiliin ko. Kaso po, syempre nag-search ako kasi kating-kating na talaga akong bumili ng iPhone 11. Nag-search ako sa internet about iPhone 12 and yung nakita ko sa internet na parang October 23 siya marirelease. And nagtanong din ako sa friends ko if may parang may balita ba sila o may news about the price. Pero lahat ang sabi wala pa daw talaga siyang price. Pero meron nakita isang friend sa Instagram na 55k daw ang iPhone 12. So nagbago talaga yung isip ko kasi sabi ko if ang iPhone ay nag-reach or nag-exceed na ng 50k, hindi ko na siya bibilhin. Ayoko na siyang bilhin. Hindi ko na siya kayang bilhin kasi nga sobra na yung price niya. Sobrang mahal na niya. And ayun, basta yun kasi sabi ko sa sarili ko kapag ang iPhone nag-exceed ng 50k, hindi ko na siya bibilhin. Kasi 'di ba? Ang presyo kasi ng iPhone 11 sa mga nakakaalam ay 48,990. Pero nabawasan siya ng 10k. So kaya binili ko na din talaga siya kaya biglaan. Yung kumbaga yung kulang sa pera ko, dinagdagan na ng mom ko para makabili na ako kasi ito naman daw yung gusto ko. Tsaka nakapangako na daw sila sa akin. So ayun guys, bubuksan na natin. Mag-unboxing na tayo. So ayun. Ayan. So ayan. So bubuksan na po natin. Ingay! Sorry! Kaya maingay. Quiet. Sana ba ito? Hindi kasi ako marunong magbukas nito. Ayun siya! Pero guys, sa totoo lang, nabuksan ako sa The Loop. Yuck! Yeah. Plug ko lang. Binuksan na to ni Kuya sa The Plug. Plug ko lang. Binuksan na to ni Kuya sa The Plug. Doon ako ba? Sa The Plug? Ano yun? Ano yung The Plug? Ano yung The Plug? Parang may store na ganun. Binuksan na to ni Kuya sa The Loop. Kasi syempre, kailangan nating i-try. So ayun, plug ko lang yung The Loop. The Plug? No. Plug ko lang yung... Ano ba ang... Plug ko lang yung The Loop. Yes, lalo na si Kuya. Kasi doon ko siya binili, sa The Loop. Ano po siya? Branch yata siya ng Power Mac Center. So ayan. Ta-da! Ta-da! So ayan. So ayan, may ganun ba ito? Oo. Ay, wala lang. May something daw dito, oh. Hindi, baka may secret. Hindi na kating mamasirahin ko pa kayo. Mga buwang po kami. Wala, ano, para sa mga Kapampangan, mga mulala. Don't touch my phone. So, ayan po. Ayan ang ating phone. Sabak, bak, bak, bak. And ito po yung likod niya. Ganda, di ba? Ah, guys. O nga po pala. Ang kulay. Ang kulay po pala ang gusto ko dapat ay purple. Kaso wala daw po silang stock ng purple. Ang meron lang po sila ay white, black, and mint green. Red. Tsaka ba red? Tsaka red daw po. Pero since mint green naman is my second choice, ito na lang po yung binili. Kesa umuwi kami ng luhaan. Ikaw lang. So ito po ay, ano ba ito? Yung manual. Oh, adi wow. Manual. So ito po ay earphones. Can you see? Bella, can you see? Earphones. Earphones. Yan. Hindi malabo ka pa, ha? Tapos ito po, ay huwag mong anuhin. Tapos ito po yung adapter. Tapos yung lightning cable, tama? Ne? Cable. Hindi naman na ilaw. Nakalagay eh, lightning. Hindi naman porky lightning. Nakikita ko sa mga TikTok yung may laman daw. Baka may ano siya, may earpods. Wala naman eh. Ano mo pa, para tayo mga buwang, ne? Hindi sa likod. Naman. Mabilasan. So ayan, unahin natin itong manual. Pabebe muna tayo. Basahin po natin lahat. Ba? Hello daw po, hello. Hello. Hello and the sticker. Guys, ayaw niya mag-focus. Huwag na natin pilitin. Huwag na natin pilitin ang ayaw. So, ito po ay sticker. So, mga nakakaalam po kung saan ginagamit ng sticker, paki-comment down below po. Kasi hindi ko po talaga alam po para saan itong sticker na ito. Buang. Ganito kalaki, didikit sa likod ng cellphone. Paki-comment down below po sa mga nakakaalam kung para saan po ang sticker na ito. So ayan, there are so many papers. And the SIM ejector. Yes. May bago na naman po tayong iwawala. Charet. So, tapos na po tayo sa lahat. Sa lahat ng papers. So, hindi ko po siya maibalik. Ayan na. Hindi ko siya maibalik eh. Okay. Hindi mamaya na nga.
So ito po ang ating cable car. Ang ating earphones, Yan. And ang ating adapter. So dito na tayo. So hindi ko po munalisin yung plastic kasi wala pa po akong screen protector and case. So ang case ko po at screen protector ko ay in-order ko po sa Shopee. Kaka-order ko lang po kanina. And overseas po siya, so baka abutin siya ng isang linggo or more. Or mas maganda kapag less. And pag dumating po siya, mag-vlog po ulit ako. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung choices ng cases na pinili ko. So ayan, open ba natin? Yes. Open natin. Yeah, ayan na siya. So guys, hindi ko pala po muna siya gagamitin after this vlog. Kasi hintayin ko po muna yung cases and the protector. Kasi you know, this is my first iPhone. Yes. Yeah, so ayan. Nausin ko siya. Na ano na po siya? Nasa ano na siya? Kasi na-set up na siya kanina. Doon. Kasi syempre kailangan natin i-check. Sorry. Bali. Okay. Ayan po siya. Yes. Yan. Yeah. And which one? Yeah. This is how you control it. Yeah. And that. Yeah. Oh. Panis. Diba? So ayan guys, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog, ang ating unboxing. And yeah, may iiwan akong kataga sa inyong lahat. Na kapag gusto niyo po talagang abutin ng isang bagay, kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, huwag po kayong titigil hanggang sa maabot niyo po yung gusto niyong maabot. Kasi sino pa ba ang tutulong sa inyong sarili kundi kayo lang din po. And huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi darating at darating yung oras na ibibigay din siya sa inyo ng Diyos. So ayan guys, I hope you loved my vlog, yung first ever vlog ko po ulit after 2 months or more. And sana sa mga susunod pa po naming contents ay samahan niyo po pa rin kami and pagkatiwalaan niyo pa rin po kami. So ayun guys, maraming salamat po sa inyong lahat and don't forget to like, Bera, share, subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more updates and for more upcoming video. Look, Team Sebi po kasi siya eh. Oh, 100%. So ayun po. So ayun po guys. Thank you. See you on my next vlog. Bye. Bye. So yan. So I have my 3 cases. This one, and this one. Yeah. Hi guys, it's me, Amy Jeline, and I'm back for another video. Meron na naman po tayong bagong vlog, and kung sa mga kapanood po nung recent vlog ko, about po siya sa unboxing ko ng new phone ko. So, syempre, kapag may bagong phone, meron din tayong accessories. So, umorder po ako online ng accessories ng phone ko since alam naman po ng nakararami sa atin na ang original accessories po ay mahal sa mismong store kung bibilhin. Syempre, hindi ko na po siya afford. Okay naman ako siya. Okay naman ako sa mga cheap products basta magagamit and mukha naman siyang matibay. So, ayun. Kakadating lang po kanina nung parcel na in-order ko. So, ito po yun. So, yeah, unboxing po natin siya today. So, specifically, ito po ay accessories ko for my new phone, which is this one. Ito po. Sa mga nakapanood, ito po ay iPhone 11. Binili ko po siya noong October 21. So, ayan. Hindi ko po siya masyadong nagagamit kasi nga po, wala pa siyang case. Eh, syempre, worried po ako na baka magasgas or what. So, yun. Umorder po ako agad ng accessories niya. Bilanggit ko din po siya dun sa recent vlog ko. So, ayun, ngayon lang po siya dumating. So, let's start the unboxing. So, ayan. Open na po natin siya. Ay, magpabukas? Ooh, I saw it. I saw my favorite case. So, ayan. Kasi ako po, umorder ako ng case na. Mga, 3 cases yung binili. Eh, syempre, parang hindi na ko-order ulit. Ba't nang buksan ito? So, ayan! Ito, ayaw niya talaga mabuksan ng maayos eh. Inis na ako eh. Oh my gosh! So, ayan. Ito, ang ating case. So, yan! Ito yung favorite case ko sa binalik.
Medyo may kineme siya. Ang pinulay. Parang cute niya. Ganda niya mga tea. You know, I love it so much. Hindi ko pa siya natatry, pero I really love it. Because it's rainbow. Yeah, the color is so good. And as you see, ayan, alisin natin siya. Ayan, meron siyang, hindi ko alam kung kita yung sulat ng sa iPhone. And generally like that. Yung parang nabibili talaga siya sa store. Yung parang may something. Tawag doon. Basta yun. Meron siya nakasulat dito na iPhone. And designed Apple in California. Basta yun. Basta cute siya. Ano na sana siya? Ay, nalipat yung spiral. Yan. So the first one is this. So lagay muna natin siya dito. Yan. Yan. So next is this one. Ito din, isa din siya sa cases na nagustuhan ko kasi yan, meron siya nung ganun to protect the camera. See that? Chinin! Chinin! Ganun. So ayan, tsaka medyo ano siya. Matigas! And murang-mura lang siya also this one. Pero tingnan niyo naman yung quality. Parang mamahalin. So we have another one. Meron siyang styro. This. Woo! Ito pa yung isa ko pang case. Matigas din siya. Yeah! The quality is so good din. And cheap din siya. Mababa lang din yung price niya. Pero yung quality niya is parang expensive ones. So, yan! So, I have my three cases. This one, and this one. Yeah! You know, I love it. So, yan! Ito yung tatlong cases na nabili ko. And, tatry natin siya later. Okay? So, yan. Lagay muna natin siya dito. So, ayun. May laman pa po kasi to. Kasi, I also ordered tempered glass para sa harap at sa likod. And, glass din for the camera. So, ito yung pang wipe sa mga nakakaalam. Yeah. Yung wet wipes and the dry wipes. Yan. Tatlo po siya. So, this is for the camera. For the camera. For the camera and for the front, front tempered glass po sa harap, and the other one is for the back. Yan. Ito po palikot. So ito pong side na to is for the camera. So, ayun. Wala na po. So, ang in-order ko po ay tatlong cellphone case, isa pong tempered glass sa harap, isang tempered glass sa likod, at isa pong tempered glass for the camera. Sa mga nagtataka po kung bakit kailangan ko pa pong ibili ng tempered glass yung likod at yung camera, since may case naman po, is because gusto ko lang po, syempre. Sa mga nakapanood po ng recent vlog ko about my iPhone, sinabi ko po doon na buying an iPhone is really my dream. One of my dreams. Siyempre, na-achieve ko na siya. So, why not make the most out of it? Siyempre, bibili ko siya ng mga accessories na kailangan niya talaga. Hindi naman po ako bibili ng accessories na alam kong hindi naman yung kailangan. So, ayun. Ito din po. Papakita ko din po yung clip dito na yung phone ko pong isa pa, yung luma kong phone, which is yung ginagamit ko po ngayon, is the Samsung Galaxy A70. Meron din po akong binili sa kanyang back protector, yung protector po sa likod ng phone, and also tempered glass for the camera. Para lang po alam nyo na ganun po talaga yung gawain ko if meron po akong bagong phone. Binibili ko po siya ng back protector and camera protector kasi gusto ko pong ingatan yung gamit. Siyempre, ako yung bumili, kumbaga gusto ko siyang ingatan hanggat kaya ko. Kasi yung sa camera, di ba may tendency po siyang pwedeng magasgas pag ibinubulsa. Yung sa likod din po, meron din po kasing phones na pag nilalagay ng case, nagagasgas din yung likod niya. So, ayun, medyo late na din po kasi yung pagbili ko ng back protector for my Samsung. Kasi, nagkaroon po ng incident na nagasgas yung likod niya, gawa ng case. Yes, gawa po mismo ng case. Kasi, syempre, kumiskis yung likod ng case, yung ganito ng case, doon sa likod ng phone, kaya nagasgas po siya. Kaya, yun, bumili po ako ng protector. And, kung makikita niyo po dito sa clip na to, na yung protector lang po na nabili ko for my Samsung is yung parang sticker. Kasi, wala pong available na tempered glass na available po para sa iPhone. And, ayun po, meron din po siyang camera protector na plastic material, somehow glass and somehow plastic. So, ayun guys. Yung pag-try po natin ng case, ito pong case sa ating iPhone, and yung paglalagay po ng ating tempered glass ay gagawin ko po ng
bukod na vlog. Para po, mas ma-emphasize po natin. Hindi ko po kasi siya matatry ngayon. Kasi syempre, iniiwasan ko pong magasgasan yung phone ko. Kasi, importante po siya sa akin. Gusto ko po siyang ingatan hanggang kaya ko. So, ayun guys. Yun lang po ang ating vlog for today. Ang ating, vlog. Vlog number 22. Basta yun. Gusto ko lang po i-share sa inyo na we don't really need to buy expensive things as long as yung bibilihin po nating bagay ay matibay. Hindi po kailangan ng mamahalin. Ang mahalaga, matibay, magtatagal, at nasa mag-iingat po yun. Kasi kahit gano'ng kamahalin bibilihin nyo pong bagay, kung hindi rin po kayo marunong mag-ingat, wala din po. Sayang lang din po yung perang bibilihin nyo. Perang gagamitin yung pambili. So, ayun, sa mga gusto po magtanong kung magkano po yung nabili kong case, this one, and also the tempered glasses, and kung saang shop ko po siya nabili, comment lang po kayo sa baba. Kasi, willing po akong sabihin sa inyo kung saan shop ko po siya nabili. Siyempre, gusto ko siyang i-share sa inyo. Kasi, sobrang gaganda ng cases niya. Hindi nga po ako makapili, madami po akong napili. Kaya tatlo lang yung binili ko kasi, too much naman akong bibili ako ng more than 3. So, ayun. Thank you for being with me today. Thank you for watching my vlog until the very end. And I hope to see you soon on my future vlogs and all. So, ayun guys. Don't forget to like this video. Comment down below sa mga curious po sa ating hacks. Kung paano makatipid. Siyempre, kahit di, kung di mo maiwasan gumastos, kung paano na lang makatipid. And don't forget to subscribe to my YouTube channel kung bago ka pa dito. And click the notification bell para updated ka sa mga vlogs ko. And see you on my next vlog. Bye!